You will be hated by men. You will be hated by people. You will be hated by your friends. And even you will be hated by the family members. You are hated by everybody. But you will be loved by God because you are precious in His heart. Be disowned by your friends. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumain niyo lahat. At sumairin. Mga kapatid, para magiging karapat-dapat tayo sa banal na pagdiriwang, aaminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin, ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na yon, lumakad si Israel, dala ang kanyang mga ari-arian. Pagdating sa Beer-seba, naghandog siya sa Diyos ng kanyang amang si Isaak. Pagsapit ng gabi, tinawag siya ng Diyos sa isang pangitain. Jacob, Jacob, nakikinig po ako, tugon niya.
Ako ang Diyos ng iyong ama, wika sa kanya. Huwag kang matakot na pumunta sa Ehipto. Doon ang lahi mo'y magiging isang malaking bansa. Sasamahan ko kayo roon at ibabalik na muli rito. Nasa piling mo si Jose pag ikaw ay namatay. Mula sa Berseba, naglakbay si Jacob. Siya at ang kanyang mga apo at mga manugang ay sinakay ng kanyang mga anak sa mga karitong ipinadala ng Faraon. Dinala rin nila sa Ehipto ang mga hayop at ari-arian nila sa Kanaan. Kasama nga niya ang kanyang mga anak, mga manugang at mga apo. At si Huda ay sinugo ni Israel kay Jose upang siya'y salubungin. Dali-daling ipinahanda ni Jose ang sasakyan niya at sinalubong ang kanyang ama sa Gosen. Nang sila'y magkita, agad niyang niyakap ang kanyang ama at napaiyak siya sa tuwa. Sinabi naman ni Israel, "Ngayon handa na akong mamatay pagkat nakita na kitang buhay." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Iingatan ng Diyos iyaong masunurin, ang lupang minanay di na babawiin. Kahit na sumapit ang paghikahos, di mararanasan nila ang magdahop. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang mabuti gawin, masamay itakwil, at mananahan kang lagi sa lupain. Pagkat iyaong bayang wasto ang gawain, ay mahal ng poon hindi itatakwil. Sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila at kanyang tutulungan. Laban sa masama, ipagsasanggalang, sapagkat sa poon, nangungubling tunay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Alleluia, 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 alleluia. Nagwikang Panginoon, mapalad ang mga tao. Nagtitipon sa aking ngalan, Alleluia! 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinasabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ngayon sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo gaya ng mga ahas.
at matapat gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinaguga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hintil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang mga kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng ama ang anak, ang kanilang mga magulang, at ipapapatay. Kapupuutan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit, manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang Anak ng Tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, hindi madaling sundan ang landas ni Jesus. Ang pagpasya na sundan ang Panginoon ay maaaring magdulot ng mga paghihirap na desisyon dahil mararanasan natin ang pagkaapi at kawalan ng suporta. You may be hated, arrested, or persecuted. It is inevitable that you may be disowned by your friends, even your family members. Sa Ebanghelyo ngayon, sinasabi na lahat ay magkakaroon ng galit sa atin dahil sa ating pananampalataya kay Jesus. Kailangan nating tanggapin ang katotohanan na hindi lahat ay tatanggapin o sasalubungin tayo ng buong puso. Maaring maging walang malasakit o hindi tanggapin ka ng ibang mga tao. Kapag tayo hinaharap ng pagkakaapi, kawalan ng malasakit at pagkaayaw, ano ang dapat nating gawin? Ano ang dapat nating ipakita na pag-uugali? Paano natin ito haharapin? Narito yung tatlong bagay na dapat nating gawin at tandaan. Una, we should not be afraid. The gospel tells us today not to be afraid. We are challenged to be wise as the snakes and gentle as doves. As the Lord said, snakes symbolizes wisdom, which means that being afraid or persecuted, which means not being afraid in persecution or hostility. The Lord promised us His presence. He is the Emmanuel, that God is with us. Persecution may be a threat, but it cannot defeat
It cannot control us or overpower us. It may be shake us, but it cannot break us. Gawin nating motivation or inspiration na magpatuloy tayo to persevere in our journey. Na kahit we are persecuted, na kahit marami tayong hamon, na kahit marami tayong problema sa buhay, ay magpatuloy pa rin tayo. Dahil si Kristo ay nandito sa puso natin. Si Kristo mismo ang nag-work, siya yung nag-work dito sa ating kalooban upang magpatuloy tayo. Kung ituturing tayo na masama ng ibang tao, maging mabuti tayo sa kanila. Maging magalang tulad ng mga itinuturo ng Panginoon. Pangalawa, how to deal persecution? We should endure. Meaning, be steadfast. Sinasabi sa Ebanghelyo na ang sinumang manatiling matatag hanggang sa wakas ay maliligtas. Ang magtiis ay nangangahulugan ng hindi magpapalipat-lipat o nagpaalala, or it is a blessing in disguise for us to depend and to hold on sa Panginoon. Huwag tayong magpatalo, at kailangan nating manatili sa Panginoon na alam nating hindi tayo iiwan o ibibigay tayo sa ibang mga kamay, lalo na sa mga kamay na nag-uusig sa atin. Huwag tayong maging lubo sa mga lubo. Lumayo tayo sa kasamaan at magiging mahinahon tulad ng mga kalapati, habang matalino tulad ng mga ahas. Pangatlo, when you experience persecution, Jesus is suggesting us that we should flee to the next place. Meaning to say, we relocate. We should not force ourselves na ipagsiksikan natin ang ating sarili. If people do not accept us, we will not expect them that they will accept us and welcome us. If they do not like us, it is better to move away. Ang pagtututol at pagpuna maging mula sa ating mga kaanak ay hindi maiiwasan. Iharap ang halaga. If we experience that one, that even our family members, they disowned us, kailangan din nating iharap, gawin natin yung kabutihan para we proclaim the kingdom of God. Iharap ang halaga ng kaharian ng Diyos. But if they refuse it, we should not force it. Ngayon, maging tulad ng isang tupa na lagi kang magsalita ng kapayapaan. Ika'y mapuputan ng mga tao, pero ang mabuting balita ay ito, that even that people will hate us, remember that God still loved us. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon na kahit nahihirapan ka na, you can still smile because you believe that by your faith, God is working in you. You will be hated by men. You will be hated by people. You will be hated by your friends. And even you will be hated by the family members.
You are hated by everybody. But you will be loved by God because you are precious in His heart. Amen. May tiwala sa paggabay at proteksyon ng Diyos. Halina't lumapit tayo sa Kanya na siyang laging handa sa pagkalingang hindi magmamaliw. Ang ating itugon, Ama, ipadala mo sa amin ang iyong espiritu. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong espiritu. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging matatag at walang takot na ipahayag ang mensahe ng Diyos sa gitna ng pagbabatikos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong espiritu. Ang mga bansa at mga sangkatauhan naway mapalaya sa makasalanang sistema ng opresyon at terorismo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong espiritu. Yaw mga nakakaranas ng pagsubok sa kanilang buhay, may asawa, naway makatanggap ng biyaya na makasumikap na mapanatili ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong espiritu. Yaw mga pinaghihirapan na takot na at ligalig, naway makatagpo ng kaligtasan at sa ating komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong espiritu. Yaw mga namayapa, naway umani ng pabuya sa kanilang mabuting mga gawain at walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong espiritu. Ama, ikaw ang pinagmulan ng buhay. Lupigin mo ang kadiliman ng kasamaan sa aming mga puso at punuin mo kami ng liwanag ng iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Biyayang nagpapalaya.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurnya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambaninyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawa sa aming dumadalisay upang ito'y maging paganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya ay sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya ay kinalinga ng mahal na berhen na naging kanyang inang totoo. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, inako niyang sundin ang loob mo at kami at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa cross ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon at inaabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis na aming Papa at ni Francisco na aming tagapangasiwa at ni Noli ang kanyang katuwang na obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bering Maria na ina ng Diyos. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tagubilin ng nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Cordero ng
Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ikaw,
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan. Ang tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayot kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Birheng Maria, anong antipol, kami ay ding